Yo, what's up mga ka-review? This is Ken Saki TV at ngayon gagawa tayo ng isang video tutorial about sa 6S 14.8 version. Problem niya is iCloud and ang gusto ni customer mabypass lang siya na magamit as Wi-Fi kasi can't afford yung tawag dito. Can't afford yung may signal dahil may med po ito no, mga ka-review. So tara, samahan niyo ako at gawin na natin itong cellphone na ito. At dito mga ka-review, ang gagamitin natin dito is terminal kasi hindi siya uobra pag naka-direct lang na pansinin niyo. Yan. Ang lalabas sa kanya, sorry iPhone 6 is not supported, no? And dito, yung start, hindi niya yan mapipindot. So, kahit i-click natin itong yan, at saka to, at saka to, at saka yan, gumana siya, diba? Yan yung, ano, yan yung bago. Ipipindotin nyo lang ito, ito, at saka to. E gana. Pero sa iPhone 8 Plus pataas hindi siya gumagana, hindi siya napipindot no, mga ka-review. So dito itatry natin kung hindi siya mag-error. So click natin yung start, then hold natin itong, hintay natin mag-recovery muna yung unit. And then tayo nating mamatay, then de-view mode natin. So, ayan. Tingnan natin kung successful yung kanyang Ayan mga ka-review, successful ang ating jailbreaking. So, na-jailbreak na natin siya. So, ang gagawin naman natin is lilipat tayo kay Windows para ating bypass. Ayan. And ito yung ating unit. And USB dito. So, naka-Facebook ako. Edit ko na lang yun mamaya. So, syempre, pagdating dito, pag tinry mong i-activate yan, yan, may iCloud. So, tinryin natin yan. Close muna natin yung ating antivirus for sure na hindi makakainin ni antivirus ang ating pang bypass. And then yan. On natin si FRP file. So maraming salamat dito sa software ni FRP file no. At na lagi tayong nakakagawa ng gentong klase. So paano siya i-re-register? Copy mo yung serial, then click mo to. Then pagka-click mo niyan, click mo to. Yung unang-una, and then click register, and then paste mo yung serial, then submit. So Matic, nag-register, and then bypass hello. Antayin natin na matapos mag 100% successfully.
yung ating ginagawa para malaman natin kung supported nga siya. Hindi ko na yung kinonek ng wifi. Kasi ganun din naman. Ito yung ano niya, may MIUI yan mga ka-review. And pinipix na yung pinaka anti-third niya. Connect natin sa wifi. Magda-direct home yan pagka na factory naka kasi malalaman naman natin yan kung magpa-factory unlock yan dito kay Creators. Ayan, factory activation is finally 100% successful mga ka-review. Ayan, so mamamatay pa to isang beses, hayaan nyo lang siyang matapos. So ayan, and then after nito mga ka-review is click lang natin yung yes. $10, joke lang. So ayan mga ka-review, bypass successfully na po yung iPhone 6s mga ka-review. And then try natin i-login yung ating wifi to make sure na hindi siya babalik sa activation mga ka-review. And then, syempre mga ka-review, once na unlock niya yan, dito lang kayo pwedeng mag-login, no? Hindi na pwede sa iCloud. Para makapag-download kayo ng mga apps or anumang gusto niyo i-download, no? And, pwede pala rito, gagamit kayo ng bagong account, pwede yon mga ka-review. Kasi sa old iOS, hindi pwede. So, yan mga ka-review, test natin, patayin natin. Then, buhayin natin siya to make sure na makita natin na successful siya ng mga kalimutan. Mga ka-review, 100% successfully na, no? So lipat na. Kaya mga ka-review, 100% bypass iCloud na 14.8 iPhone 6. So magagamit na ito ng customer sa para doon sa online class ng kanyang anak, no? Pwedeng patayin, wag lang i-update, wag lang i-reset. So yun po. So ayun mga ka-review, nakagawa na naman tayo ng isang video tutorial about sa bypass iCloud iPhone 6s, no? And syempre kung kayo'y bago sa aking channel, napadaan sa aking video, huwag kalimutang mag-hit ng subscribe and click notification bell para lagi kayong updated mga ka-review sa mga video, sa mga samot-saring video na ina-upload ko dyan sa channel ko. Keep on support and please share my video. Thanks. Bye. We'll be right back.